Okay, so magandang buhay po muli sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa delayed reverse forward of overhead crane. Okay, so dito gagamit tayo ng dalawang limit switch. So ang common nito ay yung 1-4, then normally close contact, terminal 2. Normally open contact, terminal 3. Ganon din dito, 1-4 ang common, terminal 2 normally close contact, terminal 3 normally open contact. Gagamit din tayo ng dalawang pneumatics timer, 8 pins. Na? Okay, ito yung ladder diagram, then power circuit. So dito sa ladder diagram, line 1, stop. So kinabit ko yung limit switch 1 sa common, 1-4. Then terminal 2, normally close contact. Papunta ngayon ako sa forward push button switch. Maintaining contact, 13-14 sa forward. Then kinabit ko na rin yung terminal 8-6 ng timer 2. So ang timer 2 natin, ayun po, terminal 2. Na? Then papunta ngayon ako sa A1 ng forward. Bago ako pupunta, makikiran muna ako sa 21 ng reverse. Labas ako sa 22, A1. Then 95, overload. Relay, normally close contact. Labas ako sa 96, line 2. Coil to coil, green. Okay, sa terminal 3, normally open contact ng limit switch. So ikakabit ko ngayon sa terminal 7 ng timer 1. Ayan, timer 1. Ito po yung connection X6 ng timer 1. Then timer 2, line 2, coil to coil. Okay, sa terminal 3 po yun, ha? Ng limit switch. Again, common to common, limit switch 2. Common to common, 1-4. Then normal close contact, terminal 2. Reverse push button switch. Then maintaining contact, 13-14 ng reverse. Normally open. Then bago ako pupunta sa A1, makikiraan muna ako sa 31-32, normal close contact. Then balik ako sa A1. Then A2. Coil to coil. Then green pilot na. Then terminal 8-6 ng timer 1. Ayun po. Terminal 8-6 ng timer 1. Nakapaaral ngayon dito sa 13-14. Okay, timer 1 ha. Ayun po. Timer 2. Ayun po. Okay, yung timer 3. Terminal 3. Ayun po ngayon. Ha? Terminal 3, kakabit natin sa terminal 7 ng timer 2. Ayun po. Then, terminal 2, line 2. Then, jumper sa line 1. Magkikiran ako sa terminal 21-22 ng forward. Para sa red pilot lang. Then 31, normal close contact, 32, para sa reverse, then red pilot lamp, line 2. Okay, so power circuit. Okay, principle of operation, pag sinuplay natin yung line 1, line 2, so may dadaloy ng kuryente from line 1, papasok ngayon sa normal close contact, 21-22, 31-32 ng forward reverse. So iilaw ngayon yung red pilot lamp natin. Sa nagsasabi na hindi pa umaandar yung 3-phase motor natin. Okay, so let's say 5 seconds ang setup natin sa timer 1. Ayun. 5 seconds ang setup natin sa timer 2. Forward natin ngayon. Pushing the forward push button switch, magdidikit ngayon yung dalawang terminal. Wasal karon ng dikit ng dalawang terminal, may dadalo na kuryente from line 1 to stop. Limit switch 1, then pansamantala sa forward push button switch, papunta sa A1 ng forward contactor. Then line 2, meron na siyang supply. So once na energize yung forward coil, lahat na normally open mag-close. Close. Ayun. Then close, close, close. Then lahat na normally close, mag-open. Okay? Ayun, open dito. Then, open dito. Patay yung red. Okay, patay yung red. Umilaw yung green. Ibig sabihin, tumatakbo na yung motor natin at forward rotation or clockwise rotation. Habang umaandar yung motor natin doon sa overhead crane, forward, mababangga ngayon yung overhead crane, yung limit switch 1. Was na bangga yung lever, mag-open niya yung terminal 2,
Mag-close yan yung terminal 3. So nabangga ngayon yung lever sa limit switch. Ito ngayon ang mangyari. Ito ngayon yung nag-close. Ayan. Na? So nag-close ngayon yung terminal 3. Once na nag-open yung terminal 2, ma-de-energize yung forward coil. So once na de-energize yan, mag-open ulit dito. Then mag-close ulit dito. So ibig sabihin, mag-close ulit dito. Then, anong mangyari? Sa terminal 3, may dadaloy na kuryente from line 1. Papunta ngayon sa terminal 7 ng timer 1. Ito po yung timer 1. So, masusupply ngayon yung coil ng timer 1, 7-2. So, ang setup natin, 5 seconds. Patayin na yung motor natin sa forward. 1, 2, 3, 4, 5. Mag-close ngayon yung timer natin at 5 seconds. Mag-close ngayon to. Ayun. Nag-close na ngayon to dahil na-energize to. So, ibig sabihin, once nag-close ito, may dadaloy na kuryente from line 1 to limit switch 2. Then, doon sa 8-6 ng timer 1, papunta ngayon sa A1 ng reverse. A2, may supply na. So, once na-energize yung reverse, lahat na nung na-open, mag-close. So, mag-close ngayon dito. Then, mag-close ngayon dito. Patay ngayon, open ngayon ito, open. Then, lahat na nung may close, mag-open. Na-energize dahil dito, open ngayon ito. Ayun, sa interlocking. Then, ito ngayon ay open. Umilaw yung green. Dahil, ito ay na-de-energize, babalik uli yung limit switch sa 2. Mag-close ngayon ulit ito. Ayan. So nag-close uli yan, hindi na masupply yung forward dahil open, open. So ang nangyari ngayon ito, so na-de-energize ngayon yung timer 1, babalik din ito sa dati. Ayan. Mag-open ulit ito. Dahil na-de-energize ngayon yung timer 1. Pero meron pa rin dumadaloy ng kuryente dahil dadaloy ngayon sa maintaining contact 13-14. So, umaandar ngayon yung motor natin at reverse rotation. Ayun. Habang umaandar at reverse rotation yung overhead crane, mababangga ulit yung limit switch 2. Ayan. Pag nabangga yung limit switch 2, mag-open niya yung terminal 2, mag-close yung terminal 2. Nabangga ngayon. Once na nabangga yan, mag-open yung terminal 2, mag-close ngayon yung terminal 3. So once na nag-open yun, ma-de-energize yung reverse. Pag na-de-energize yung reverse, mag-open ulit ito. Open. Na? Open. Ibig sabihin, mag-close ulit ito. Then, open. 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 Patay yung motor natin. So, ibig sabihin, eto mag-close ulit. At the same time, na? At the same time, yung line 1, dadaloy yung kuryente sa terminal 3. Papunta ngayon sa timer 2. Ayun po yung timer 2 natin. So, ang setting natin, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nag-close naman ito. Close. Ayun. Once nag-close yun, ibig sabihin, may dadaloy ng kuryente from line 1. Then, 8-6 terminal ng timer 2 dahil nasupplyan yan. No? Close, papunta ngayon sa A1 ng forward. Then, pag na-energize yun yung coil ng forward, again, ma-energize yung coil, lahat ng door ay open, mag-close. Ayun. Close, close, close. Lahat ng door ay close, mag-open. Open. Open. Patay yun rin. Ibig sabihin, ito ay babalik pa rin sa dati. Ayun, balik na rin sa dati. Balik sa terminal 2. Kahit bumalik yan,
wala nang dadalo ng kurit, dito na nag-open, nag-open. So ito naman ay babalik na rin sa dati dahil nag-open na to, ito mag-open na rin to. Ayun. Naputol na rito, kaya mag-open ulit siya. Kaya ang takbo ng motor uli natin ay nasa forward rotation. Paulit-ulit lang po yun. Okay, so paulit-ulit. Habang nababangga yung mga limit switch 1, limit switch 2, automatic. Kaya nga lang, once na nabangga, hindi muna mag-reverse o mag-forward, kailangan ay hintayin muna isaktong 5 seconds bago ma-reactivate yung coil ng forward o reverse contactor. So ayan po ang principal operation ng delayed reverse forward of overhead crane using 2 limit switch at dalawang timer. Timer 1 then timer 2. Okay, so to stop the operation, just push the stop-push button switch. Pag na-push natin yan, babalik sa dati, ma-de-energize o mag-open ulit na. Open, then close. Then, close, ila uli yung red, at patay uli yung motor natin. Okay, so, again, maraming salamat po sa kanila.